Magandang araw po, mga ay magandang gabi na po pala, mga lords. Nais ko lamang po i-share ang aking kaalaman sa regarding po sa pagiging sales clerk sa mall o frontliner. Based sa experiences ko po, actually medyo matagal ako sa mall nga lang. Umalis po ako sa mall gawa ng may dapat akong i-priority. Pero gusto ko po i-share para sa lalo na po sa mga baguhan na magsa-sales clerk o magbebenta, magiging tendero ng iba't ibang klaseng produkto. Siyempre po, una sa lahat, smile and greet. Sasalubungin po na si customer ng takangiti. Hindi po yung ngiting plastic ang ganun na as in ngiting ngiti. Yung tama lang, ganun. No, tama lang kasi mayroon naman yung mga pinag-aaralan po yan yung tamang pagngiti. Mga sakto lang. Hindi naman malungkot, hindi naman sobrang saya yung alam nyo na po. Tama lang kasi gusto para ma gumanda yung araw ni excuse po, ni customer. As in welcome na welcome po siya para ganahan po siyang mamili ng iyong produkto. Encourage mo po siya bumili sa iyo. At take note po, kapag si customer first attempt mo po magpa-assist at di siya nagpa-assist, huwag na po. Hayaan nyo lang po siya kasi makukulitan lang po si customer. Pero kung nagpa-assist siya, mas okay. Mas gustong gusto po yun ni customer. Tsaka kailangan po, medyo alisto po kayo. Hindi naman mabagal, hindi naman masyadong mabilis. Sakto lang. Kumbaga, kailangan flexible ka. Flexible ka, alam mo na, hindi pa tinatanong ni customer or hindi pa tinatanong ni customer, alam mo na yung isasagot mo. Dapat yung produkto mo, alam mo yung mga materials, saan galing, and may idea ka kung durable ba ito. Kasi po, may mga customer po na etikuloso po, talagang aalamin yung produkto mo. Kumbaga, kailangan niya masatisfy sa produkto mo para maingganyo po siyang bumili. Ayan po, iba't ibang klase po ang customer. Meron ding customer na window shopper. Tsaka kailangan alista ko rin, baka may customer naman na alam mo nakakaiba, medyo malikot kang kamay. Kailangan alista ko rin, kumbaga security ka rin sa ikaw yung security guard sa produkto mo eh. Accountability mo yan bilang sales clerk. Dapat kailangan marunong kang makisama sa mga kapwa mo sales clerk. In case na may assist ka sa counter, kailangan pasuyo mo muna bago umalis. Kumbaga, paikisama mo yun sa customer. Lalo na pag wala naman pong ginagawa, minsan po talaga matumal sa mall. May mga araw na walang ganong tao, mga regular days. Pang mga weekends, nandiyan po ang tao. Usually, mga Friday to Sunday, nandiyan po ang tao. Even holiday, yan. Pag wala pa naman ginagawa, punas-punas. Kasi ayaw po ni customer. Meron kasing customer talaga hawak kami yung produkto mo. Malikabok. Imbis na bumili sa'yo, maano si customer, maiirita. Na akala luma na yung produkto mo. Ayun po. Tsaka meron ding customer na akala mo hindi bibili.
ay bibili pala. Depende po kasi sa pag-assist mo kung kung maasikaso ka, caring ka sa customer, transparent ka sa customer. Maganda kasi makipag-usap kay customer, diretso ka, hindi yung bola-bola. Hindi konti, pero usually dapat diretso ka kay customer kung ano talaga mga advantages ng mga produkto mo. Minsan may mga customer ba nabibigyan ka ng tip kung natuwa sa'yo, pwede mo pa makuha number in case may mga bago kang new arrival. At meron ding masusungit na customer, dapat di na po bago sa atin yan. Kasi po dalawa po ang step dyan. First step, customer is always right. Second step, ang pangalawa po ay customer is always straight pa rin. Babalik ka sa first step. Kasi gawa, pero pag physical po, kapag sinampal ka, sampalin mo din. Joke lang. Huwag nyo pong gagawin yun, tatanggal po, kakasuhan pa po kayo. Gagawin nyo po in case na physical, i-consult nyo po sa manager, supervisor, kung ano po, bakit naging ganun po. Kasi po, bakit may mga masukit na customer? Kasi, hindi mo naman makakontrol ang behavior ng tao. Ang gagawin nyo po ay, kalma lang, tiyagain nyo lang po kasi, si customer po kasi, kahit nagsusungit yan, babalik at babalik pa rin yan eh. Kung yun talaga ang brand na gusto niya, hindi man babalik sa'yo, sa brand na mall na yun, sa ibang mall, doon yung pupunta. Ganun po yun. Kailangan, masanay na po kayo, minsan talaga may mga customer na masusungit. Pero pag maasikaso po kayo, mahuli nyo na po yung ugali ni customer, baka mag-iba pa, mag-iba yung mood niya. Tsaka pag may mga customer po, ito realidad po kasi ang, ito po sinasabi ko regarding sa sales po talaga sa mga department store or store, experience ko. Pag may nagpa-reserve po na customer, i-reserve nyo po, huwag nyo ibebenta hanggat maaari, isang araw lang kasi sales po kasi yan, kailangan mabenta yung produkto mo, may customer po kasi na nagpa-reserve, ilang araw din na bumabalik. As long as possible po, hanggang isang araw lang yan po, at huwag nyo pong gagalawin yun, huwag nyo gagalawin kasi pwede kayo ma-complain regarding naman sa mga laruan, kung laruan po hawak nyo, pag may mga bata na malilikot, huwag nyo pong sasawayin, huwag nyo pong tatakutin. Tama lang, at tawagin yung regular or supervisor nyo pag sobrang likot. Kasi pag umiyak yun, yari kayo. Pwede kayong makomplain, magsumbong sa nanay, tinakot nyo. Complain pa kayo. Sa mga laruan, tsaka sabihin nyo po, kung paano, kung sa mga laruan naman, sabihin nyo po sa, kung paano mag-sale sa mga laruan, para matuto po ang mga anak nila, kung paano mag, alaga. Kasi kung sa laruan, natututo sila mag-alaga ng produkto ninyo ng laruan yun, matututo sila magmahal. May mga bata kasi na minumold pagdating sa mga laruan, may inganyo po si customer, yung mga magulang na bumili. At iwasan nyo po yung mga sa harap ni customer, pakamat-kamat ng ganun, gamat ulo, usasan nyo kamutin, pati pwet nyo kamutin nyo din, iwasan nyo po ganun. Kailangan proper grooming, bagong gupit, ayan, mga basic toothbrush, sapatos nyo, kung pudpud na palitan nyo, kung pantalon nyo, kung butas palitan nyo na rin, mungkin ang bago, kasi mas may engaño si customer na kumbaga professional po kayo, malinis sa katawan. Ayun po, kailangan, tsaka iwasan nyo po yung mga chatting, horse playing sa store or sa area nyo.
Kasi pag nahuli pa kayo ng mga coordinator nyo, maaari pa kayong matanggal sa trabaho or makasuhan sa makita kayo ng manager sa dep store. At meron din po tamang pag-a-assist kung nasa loob kayo ng store, even sa department store. Possible po kasi kayo na mawala sa area. Huwag nyo po iwan area nyo. Ipasuyo nyo po sa kapwa demo nyo o kapwa sales clerk, tapping brand, bago kayo umalis. Ano po ba ang tamang pag-assist kung sakaling may nagtanong na nasaan yung ganito, nasaan yung gun, ay kung malayo, wala si regular, wala si manager, wala si visor, eh ikaw lang na ang pwedeng lapitan. Ano po ba ang tama? Doon po, hindi rin po tama yun. Punta na lang po kayo doon, hindi rin po tama yun. Ang tama po, ma'am, sir, samahan ko po kayo. Yun po yung pinakatamang pag-a-assist. At ma-appreciate po ni customer yun. Take note po, huwag nyo iiwan yung ano nyo kasi yan, matalagang ano, may minsan yung shoplip na naliligaw. At eto pa po, huwag nyo yung kakalimutan yung po at opo. Kailangan magalang kayo kay customer, accommodating po kayo. Sa ganung paraan po kasi, nararamdaman po ni customer yon na magalang kayo, magiliw kayo. Nararamdaman po kasi ni customer yon. Ano pa ba? Regarding naman po sa mga damit, kailangan medyo marunong po kayong bumasa ng customer o ng tao. Ano po yung tatanong niya para prepared na po kayo. Kung insist ni customer na small, kunin nyo po, pero segunda nyo na, kumuha na rin ng medium or large kung alanganin po kayo. Kung may insist na medium kayo sir, may inis po yung customer sa inyo, kunin nyo po muna yung gusto niya, then ihanda mo na rin yung mga medium or large. Pag meron namang nagtanong si customer na meron ba kayong ganitong design, or huwag yung sabihin mong wala kasi maisipin ni customer na tinatamad ka lang o ayaw mo lang. Huwag yung sabihin wala, punta ka sa stock room. Kung alam nyo pong wala, double checkin pa rin hanggat maaari. Malay mo, meron pala, di ba? Ano pa ba pwede ko share? Kung may hindi po nabanggit, pasensya na po. Basta yun po, si customer, basta ituring nyo po siyang Rina at Hari. Yeah, si customer po kasi source ng ano yan eh. Yan po, source ng pagninegosyo po natin yan eh. Diyan kumikita ang kumpanya. Kung wala si customer, walang company, walang kita. Yan lang lamang po ang masishare ko sa ngayon. Comment na lang po kayo kung may malay nyo, alam ko po yung mga ibang tanong nyo gusto lamang ishare para kung may mapulit kayo na aral sa pagiging sales clerk o tindero. Salamat po. Basta give your best. Give your best. Malay nyo, bigyan ko ng recommendation, mga certification na minsan kasi may mga customer po kasi na tawagin si manager, maganda yung pag-assist nito, maganda yung good customer service. Yan po, kakaroon kayo ng mga certificate. Bigyan nyo lang po yung best nyo, hindi mo na-appreciate ng iba, at least hindi mo na-achievement, hindi man achievement sa iba, achievement mo yun sa sarili mo, nasa sayo na yun, hindi na maaalis yun in case na magagamit mo rin yun soon.
magagamit mo rin yun. Yun lamang po, maraming salamat po, salamat po sa panonood, sana po na napulot kayong aral. Please subscribe po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. God bless us.